1975, 5 piso ang bagong lipunan Marcos coin. Pero bago ko magpatuloy guys, kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayo ang kalagayan lahat sa kabila ng pandemic sa ating bansa. Kaya keep safe guys. Okay, mabalik tayo sa baryang ito, 1975, 5 piso Marcos coin. Alam niyo ba guys na ang baryang ito ay rare na ayon sa ibang mga coin collector. Gano'n kaya yung katuto? Well, malalaman natin yan mamaya. Ngayon mga katigas, gusto ko samantalin ang pagkakataon na ito para ituro sa inyo kung paano mag-turing, tumingin o sabihin natin kung paano mag-grade ng barya. Coin grading sa English. Bibigyan ko kayo ng examples. Ito at ipaliliwanag ko sa inyo isa-isa sa ganun ay magkaroon din kayo ng idea kahit pa paano. Kaya guys, huwag kayo mag-skip ng video at sa mga baguhan sa YouTube, huwag po ninyo ugaliin mag-i-skip ng video dahil ituturing ni YouTube na spammer kayo at mababasura lang ang effort ninyo, lalo na mag-subscribe kayo sa aking channel. Kaya tapusin po muna ninyo guys ang video ko bago kayo mag-subscribe, mag-like, mag-comment at kung hindi, kalabisan sa inyo, pakishare na rin ang aking video. Sinasabi ko ito dahil maaaring dadating ang time na marami sa inyo ay gustuin na din magagawa ng content kagaya nito. Kaya tips na iyan para sa inyo, lalo sa mga baguhan sa YouTube. Okay, tuloy na natin. Ito guys yung example ng barya. Pouring ko nito pero adyan kasi yung makikita natin kung paano yung grading ng barya. Simulan natin dito sa may about good. Kung mapapansin nyo dito sa may about good, ang barya is para medyo hindi na siya talagang maganda. Hindi nyo na makikita halos yung mga lettering niya. Natural po yan guys sa coin na old coins na kaya mayroon po siyang grading na tinatawag. Nasunod dyan is good. Hindi ko na po isa-isa yung paliwanag kasi masyado lang haba. Tapos very good. Ayan. Kung baga kayo nang bahala nga mag-tansya niya kung saan nyo i-grade ang inyong old coin. Tapos sumunod is a fine. Very fine. Itong very fine na talagang magandang masasabi mong maganda pa ang barihaw. Nababasa pa yung mga lettering. Tapos sa extra fine, ayan. Ayan, buong-buo pa siya, halos wala siyang gasgas. At ang pinakamagandang kalagayan ng isang old coin is uncirculated. O meron pang tinatawag na brilliant uncirculated. Ito yung talagang hindi pa umikot sa market. Yung masasabing nung ginawa siya, hinawakan lang ng isang tao o yung gumawa ng barya. Kaya hindi porket meron kayong hawak na isang old coin na katulad nito mahal siya or pare-pareho ang halaga. Depende po yan sa kalagayan ng barya nyo. Siyempre yung pinakamahal po dyan is yung brilliant uncirculated. Dyan po talagang binabayaran ng isang barya. Okay, mabalik tayo sa 1975, 5 piso bagong lipunan Marcos coin. Itong dalawang coin na nasa akin, kung bibigyan ko ito ng grade, para sa akin ay very fine pa ito dahil lahat na detalye at lettering ay buhay na buhay pa. Siya ganun kakinis. Dahil marahil ang barya na ito ay umikot na sa market ng maraming taon bago naitabi at napunta sa akin. Okay, mapunta tayo sa picturing nito. Ang years niya ay 1975-1982. Tapos diretso na tayo sa composition niya. Gawa ito sa nickel. Malamang pure nickel ito kasi nickel ang nakalagay dyan. Tapos sa weight niya may mabigat siya, 22 gram. Diameter at 36.5. May kalakihan kasi ang baryang ito. At yung kapal niya may medyo makapal din, 2.6 millimeter. Ayan po ang konting specs about sa baryang ito. So guys, diretso na ulit tayo dito at aalamin na natin kung magkano na ito na bibili online. Meron po akong nakita at nagulat ako sa price. Napakalaki po. 1975, 5 piso. Republika ng Pilipinas, 5 piso. Pangulo Ferdinand E. Marcos, 1975. Ang bagong lipunan. Setyembre 21, 1972. Kasaysayan ang barang ito guys. So, let's go. Ito. Yan guys, ang price ng baryang ito, 10,000 pesos. Ganyan po ang price niyan kasi itong binibentang baryang ito ay brilliant uncirculated. Ito yun po yung
yung tinalakay natin kanina. Brilliant Separated is yung hindi pa umikot sa market. Kaya ganun po yung kamahal. Pansin nyo, walang gasgas. Napakagandang barin ito. Kaya 10,000 pesos. 1975 Marcos Rare 5 peso coin. Ayan. Guaranteed, ano daw yan, talagang hindi siya clone. Original siya. Ayan. Check natin yung mga comment nito. May mga nag-comment eh. Kapag nagkaroon ako ng stock, bibili ako ng dalawa. Seller, salamat po. Sana i-order ko. Kung may umorder na. So, legit talaga na ganyan ang pricing ng bariyang ito. Ayan siya, guys. Ayan ang likod niya. Diba ba? Parehong-pareho sa bariyang hawak natin ngayon. So, ayan guys. Meron na kayong idea ha. Nabigay ko na ang presyo nito sa yung Brilliant Uncirculated. So, itong hawak ko ngayon, kung ibibenta ko, sa tingin ko, dahil very fine siya, pwede ko siya ibenta ng mga 6K ang isa or 10K na ang dalawa. Ano sa tingin nyo, guys? Comment kayo para naman sa mga opinion nyo. At huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-update kayo kapag may bago akong video. Alright, salamat sa panonood, guys. Hanggang sa muli. God bless you all. Peace and out.